Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo. Sinasabi ko yung magdidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Aban kay self-confessed drug lord Kerwin Espinosa at inmate na Peter Ko. Ito yung matapos na makitaan ng probable cause ng DOJ ang pagsasampa ng kaso laban sa naturang dalawang drug personalities. Ayon kay presidential spokesman Attorney Harry Roque, masaya silang nagsisimula ng gumulong ang hustisya at mapanagot ang mga dapat mapanagot kaugnay sa operasyon ng illegal na droga. Ikinatuwa rin ng pambansang pulisya ang desisyong ito ng DOJ at iginiit na naging consistent ang CIDG sa kanilang case build-up. Pagtitiyak ng PNP, patuloy ang kanilang pagbibigay ng mga kinaukulang ebidensya sa DOJ para mapalakas pa ang kaso laban sa dalawa. National Security Advisor Herb Bohenes Esperon, iniyag na ginagamit ng CPPNPA ang peace talks at ceasefire para maisulong ang kanilang agenda. Ang sentro ng balitang yan mula kay Marita Mohe. Marita? Yes, Aljo, inaantay na lamang ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pagdideklara sa grupo ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army bilang mga terorista. Itong sinabi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa isang forum. Tinawag din Esperon na number one internal threat sa bansa ang nasabing grupo. Paliwanag nito, ginagamit lamang ng mga grupong ito ang peace negotiation sa pagitan nila at ng pamahalaan upang isulong ang kanilang pansariling agenda. Sa pagdideklara umano ng ceasefire o tigil putukan, nagkaroon ng pagkakataon ang mga rebelding grupo na magsagawa ng isang plenum o assembly, lalo't alam nila na walang gagalaw sa kanila. Ginagamit anya mga ito ang buong peace process para makaabante sa kanilang pansariling naisin. Kasabay nito, kinumpirma rin ni Esperon na existence ng Aus Duterte Movement na nakatakda umano ilunsad sa Oktubre na pangungunahan pa rin ng CPPNPA. Bukod kay Pangulong Rodrigo Duterte na kung matatandaan na idineklarang terorista na ang mga ito, terorista rin ang turing sa grupong CPPNPA ng Bansang Amerika, gaya na rin ng European Union. Yan ang muna ang pinakuling update mula dito sa Quezon City. Marita Mohe para sa Bayan. Maraming salamat, Marita Mohe. Hindi biro ang training para sa mga SAF commandos. Kaya naman po hindi na nakapagtataka na isa lang ni PNP Chief Oscar Albayalde ang mga pulis sa training na ito para matiyak rin ang kanilang disiplina sa trabaho. Ang set po ng balita niya mula kay Eunice Samonte. Umaraw man o umulan, maputikan man o kahit pa madumihan. Huli na kayo sa biyahe, hindi na kayo makasakay! Ganito ang training ng isang PNP Special Action Force o SAF. Sa loob ng 8 buwan, bawal muna lumabas ng kampo dahil sa dami ng mga pagsasanay ni hindi na sila makapag-ahit o makapagpagupit. Dinumero ang bawat galaw at may parusa ang bawat sablay. Dito ang babae at lalaki ay nagiging iisa dahil lahat ay pantay-pantay. Ang batch na ito na sasabak sa SAF Commando Course ay binubuo na mahigit 500 pulis kung saan mahigit 90 ay mga kababaihan. Hindi madali ang inyong pinasok, pero sinisiguro ko sa inyo na kapag inyong nakayanan ang bawat hirap ng mga hakbang na inyong tatahakin sa mga susunod na buwan, madali nyo nang mahaharap at malalagpasan ang mga susunod pang pagsubok sa serbisyo. Ito ang training na ginawang required ni Albayalde para sa mga nais magpulis upang sa recruitment pa lamang ay masala na ang mga talagang nais magsilbi sa bayan. Bahagi ng kanilang internal cleansing at ng pagdidisiplina sa mga tagapagpatupad ng batas na ipinag-utos na rin mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit maulan ay tuloy-tuloy pa rin ang training ng SAF kagaya na nakikita nyo ngayon at ito ay bahagi ng kanilang matinding pagsubok bago humarap doon sa kanilang serbisyo bilang pulis. 15,000 umano kada taon ang nag-a-apply dito. Ngunit sa hirap at matinding disiplina ay iilan na lamang ang nakakapasa. Layunin itong madagdagan ang mga pulis na hindi kurap at may malasakit sa kapwa. Pulis na hindi nasisilaw sa mga alok ng malaking pera o kahit pa sa droga. Ang utos sa atin is to add 5 battalions. That is more than 4,000 personnel additional.
Maliban pa yan doon sa regular recruitment ng Philippine National Police for this year na more than 17,000. Counter-terrorism at internal security ang trabaho ng isang SAF trooper na kinokonsidera bilang isang elite force ng PNP. Karagdagang puwersang lalaban sa illegal na droga at kriminalidad.